maayos. Yan. Yan po, ang ganda ng pagkaluto. Napakabango pa mga kaluto. Yan. Yan po yung ating birenghi. Magandang hapon po sa inyo mga kaluto. Ito, nasa bakasyon pa rin tayo as of now. Yan, nag-enjoy pa rin tayo kasama ng ating pamilya. Ngayon po, magluluto tayo ng Kapampangan recipe. Traditional na Kapampangan recipe, ang birenghi po. Ang birenghi po, ang alos may pagkakatulad sila ng seafood paella. Kaso ang gagamitin po sa birenghi ay manok. Sa paella po ay seafood. Ito po ay ginagawang pinakakanin na sa handaan po. Kung simpleng ulam lang naman, hindi mo na kailangan na magluto ng ulam kasi po all in na siya. Yan, kaya mga kaluto, samahan niyo po ako magluto ng birenghi, isang Kapampangan recipe po. Mga kaluto, ito po pala yung mga gagamitin nating ingredients. Yan, bawang, sibuyas, carrots, mga 2 piraso, tapos po yung hotdog, mga 5 piraso, tapos yung bell pepper na pula, tapos yung 1/2 na chicken, then yung patis, lagyan na rin na po natin ng seasoning na magic sarap, tapos po yung luyang dilaw. Pero gagawin po sa luyang dilaw parang yano din, kagaya ng niyog. Dudurugin lang tapos kukunin lang po yung katas. Yan. Ito po yung kalalabasan nun. Then yung ating ginataan, yung gata ng niyog, may malabnaw saka yung malapot. Ayun po siya. Then yung 1 kilo nating malagkit na kanin. Yan, yan po. Then yung green peas, tapos yung garbanzos. Yan, yan po yung mga ingredients natin mga kaluto. Kayo po mga kaluto, meron po ba kayong recipe na magkatulad nito? At ano po yung tawag nyo sa recipe na yon? Pakicomment na rin po sa comment section natin. Maraming salamat po. Yan mga kaluto, mag-uumpisa na po tayong mag-isa ng ating birenghi. Yan, siyempre yung ating bawang. Yan, haluhaluhin lang po natin ang ating bawang mga kaluto. Yan, hintayin po natin maging brown yung ating bawang. Yan mga kaluto. Tapos isusunod na po natin ang sibuyas. Yan. Halo-halo rin po. Then ang next po ang ating carrots. Yan, ang carrots po natin nasa 2 piraso yan. Kung malaki naman po, pwede kahit isa lang. Yan, susunod na po yung chicken natin. Igigisirin po natin yung chicken para medyo mawala po yung lansan niya. Kaya nasa 1/2 kilo lang ang ating chicken. Ngayon kung gusto nyo pong medyo marami ng konti, kayo na lang po bahalang magdagdag. Pwede nyo pong idoble yung ating mga ingredients. Kasi po yung ginawa natin ay yun yung mga kadalasan pag simpleng ano lang, pagluluto. O pag may handaan, pwede nyo dagdagan. Next naman pong ilalagay natin ang patis. Yan, yung patis. Yan, mga nasa ano lang, 1 teaspoon ng ating patis. Yan, bali, hihintayin po natin maluto yung ating manok bago po ilagay yung gata natin. Yan, ngayon po ilalagay natin ating seasoning natin, yung magic sarap. Yan, paluto na po kasi yung chicken natin. Ngayon lang po yung ilalagay natin yung pinigang turmeric, yung katas niya po. Yan. Yan, masarap din sa paksiyan yung dilaw na luyang na yun. Then,
ano rin po yan, gamot din po yan. Yan po mga kaluto, ang sarap po no, ng ating biringhi. Yan po, nagkulay na siya mga kaluto. Yan medyo, kung ano po gagamit kayo ng gloves, disposable gloves, para at least po hindi kumapit yung kulay ng turmeric. Kasi medyo makulay po yung turmeric na piniga na yan. Ngayon po yung next natin, yung unang piga. Yung malabnaw. Yan. Dalawang ano po kasi yan, dalawang proportion. So meron siyang malabnaw saka yung malapot. Ayan po. Kulay dilaw na dilaw ang sabaw ng ano ng biringhi. Ang next naman po yung malapot na niyog, yung gata. Parang may pagkakatulad sila ng kulay ng chicken curry po. Yan. Yan, tapos hihintayin po natin kumulo. Pwede po natin takpan. Ayan, kumulo na po yung ating niyog. Yan, ngayon naman, pwede na pong ilagay ang ating malagkit na kanin. Yan. 1 kilo po yan mga kaluto. Yan, tapos po pwede natin ihalo ng konti. Pwede nating igogo sa Kapampangan po yun. Yan. Yan, basta hahalo-haloy po natin hanggang maluto yung ating bigas. Halos sa may pagkakatulad din po sa arroz caldo. Ang pinagkaiba lang is yung mga ingredients. Ito medyo marami ng konting ingredients. Yan po ilalagay natin yung hotdog. Yan, ngayon naman yung bell pepper na pula. Yan, ihahalo din. Yan po yung ating biringhi. Yan, hindi pa po luto yung kanin yan. Titikman ko po muna para at least malaman ko kung maalat o matabang. Para at least madagdagan or ano pang pwedeng ilagay sa ating biringhi. Yan po mga kaluto, titikman natin. Sarap. Malinamnam po yung biringhi. Tamang tama po yung timpla. Ngayon po ilalagay natin yung garbanzos. Isang lata na maliit po yan. Saka ito pong green peas, maliit din po. Yan, green peas saka yung garbanzos. Ihahalo-halo natin mga kaluto. Hanggang maluto po yung ating kanin. Yan po yung ating biringhi. Pero syempre mga kaluto, hindi pa po natatapos dyan ang ating pagluluto. Syempre, ililipat po natin sa kaldero na may dahon ng sagin. Doon po ang pinaka-final na pagluluto. Ngayon po isasali natin sa kaldero o sa kawali na pwedeng magkasya po yung ating biringhi. Yan. Nilagyan po natin ng dahon ng sagin. Tapos doon na po natin lulutuin hanggang sa huli po mga kaluto. Yan, tapos ikakalat po natin. Yan, iaayos natin. Para pantay po yung pagkaluto niya. Yan po, tatakpan natin siya ng dahon ng saging din. Yan, natakpan na po na ng dahon ng saging. Yan, tatakpan po natin ng pakip ng kaldero. Then isasalang po natin siya ng 15 minutes maximum magkabilaan, tapos babalik na rin 15 minutes din, tapos sa kabila po 15 minutes din siya. Yan, bali low fire po yung gagamitin natin para hindi masunog. Ang biringhi po kadalasang niluluto pag may piyesta. Ngayon po maraming piyesta ang darating pagsapit ng March to June. Yan, marami pong piyesta sa mga barangay. Kaya ang biringhi isa sa mga recipe na niluluto ng mga Kapampangan po. Yan, gaya nito this coming
piyesta sa amin dito sa Barangay Pansinaw sa May 7. Explain ko na rin po pala mga kaluto. Dito po sa bayan ng Candaba ay meron siyang 33 barangay. Ang 33 barangay po ay binubuo ng Tagalog at Kapampangan region. Yun, nahahati po siya sa dalawa. Yan po mga kaluto, nakalipas ng 15 minutes. Ngayon, babalik na rin po natin siya. Kailangan nyo pong kumuha ng planggana o kaldero na kansinlaki po nito. Then, ibabalik na rin siya. And another 15 minutes po. Yan, may planggana na po mga kaluto. Babalik na rin na po natin. Yan po mga kaluto, na ibalik na natin gamit yung planggana. Yan, isasalang natin ulit another 15 minutes. Then, luto na po yun mga kaluto. Yan mga kaluto, luto na po yung ating biringhi. Pwede na po tayong kumain. Yan, may panghimagas na rin. Yan po yung ating ipopokus po natin para makita nyo ng maayos. Yan. Yan po, ang ganda ng pagkaluto. Napakabango pa mga kaluto. Yan. Yan po yung ating biringhi. And mga kaluto, naalala ko po pala may nag-comment dyan na nung mga nakarang recipe ko, may nag-comment kung pwede daw po akong magluto ng biringhi. Panood na lang po yung ating video. Ayan, si ang natandaan kong pangalan. Ano bang pangalan? Si Miss Jonah po, naalala ko na. Yan po yung ating biringhi na request mo. Yan, binabati ko rin po pala ng maligayang kaarawan, si Kuya Ramil at si Jonathan. Yan, maligayang kaarawan sa inyo. God bless you. Siyempre po papatikman natin, hindi po pwede natin ngayon hindi patikman yan kung ano lasa ng ating biringhi. Yan, kain po tayo mga kaluto, manganta mo po. Hi. Yan, mangan po, kain po, manganta yun, manganta yun. Masarap po ba? Masarap po. Yan, di nga. Totoo. Yan. Siyempre po, pag talagang yung recipe, pag kumpleto yung ingredients, talagang lalabas po talaga, masarap siya. Sa tama yung pagkaluto, yan, sa yung serving, sa tama rin yung ingredients, yan. Talaga pong masarap yan. Yan, maraming salamat po sa lahat ng nagmamahal sa ating channel. And God bless you all po, and mabuhay, and adios. Adios.